Happy planting, Maha Gracie, and welcome back to my channel. So isang magandang araw na naman para sa atin, mga ka-Gracie, para sa ating mga plantitos at mga plantitas na sa araw na ito. Ngayong araw na ito, pag-uusapan na naman natin kung paano mag-prepare ng sieving para sa ating mga plants. I know na marami sa atin na namumroblema dahil ang ating mga plants, especially ang ating mga mayanes, ay kinakain ng mga insekto. Ituturo ko sa inyo kung ano ang gagawin para sa ating mga plants para hindi dapuan ng mga insekto. Before anything else, I would like to give you an update of my mayanes na binili ko po sa Mayana Corner. So, ito na po sila. So, after a week, ito na po yung itsura nila. So, very stable na. So, itong nasapat na ito, meron tatlong variety ng mayana dito. And I will transfer this to another pot next time, mga ka-Gracie. So, ito na po yun sila. So, mamaya, itong mayana na ito, ito yung gagamitin ko kung saan dito ko i-spray ang insecticide na aking ituturo sa inyo mamaya, mga ka-Gracie. And this mayana also binili ko rin sa Mayana Corner, mga ka-Gracie. So, I love this kind of mayana. Ayan, nasa ilalim niyan, marami na yung mga baby branches. At ito rin yung isa sa mga binili ko sa Mayana Corner. Ayan, marami ding baby branches sa ibaba. So, sa hindi pa nakapanood ng previous video ko kung paano hindi magiging leggy ang iyong mayana, so, ang gagawin lang niyo ay tatanggalin lang ang dahon sa ilalim ng yung nasa ibaba. Kapag meron na kayo nakikita na mga baby branches, so tatanggalin yung mga mature leaves para magsusulputan yung mga baby branches. Kasi pag hindi natin tatanggalin ang mga mature leaves, ay hindi lalabas yung mga baby branches na yan kasi nga naaagawan sila ng nutrients ng dahon. So ito na po sila yung mga binili ko sa Mayana Corner, mga ka-Gracie. So, mamaya, ituturo ko sa inyo, mga ka-Gracie, kung paano magtimpla ng insecticide. So, itong insecticide na ito ay natawag na sieve-in. So, kung paano ba ititimplahin ito. At kung kailan ba natin siya i-spray sa ating mga mayanas or sa ibang mga plants natin, kung paano ba i-spray ito sa ating mga plants. So, bago po tayo mag-spray ng insecticide sa ating mga plants, especially sa ating mga mayanas, ang first thing na gagawin natin ay kailangan po natin na basain muna ng tubig ang mga dahon ng ating mga plants. Kasi ang sieve-in ay mainit siya. So, kailangan babasain muna natin ang mga dahon. So, this is the insecticide na gagamitin natin sa ating mga plants or sa ating mga mayanas. Ito ay tinatawag na sieve-in. So, binili ko ito. Ang 50 grams ay worth 95 pesos, mga ka-Gracie. So, ang sieve-in ay ginagamit sa kahit sa mga vegetables. At sa likod nito, meron siyang mga instructions. So, babasahin lang natin yung mga instruction kung paano gawin. So, ayan, makikita natin dyan ang mga instruction. So, sa 50 grams na sieve-in, so kailangan natin ng 16 liters of water. So, kung konti lang ang gagamitin natin, so, i-divide lang natin ang 50 grams. So, kung ang 50 grams ay 16 liters of water ang kailangan, ibig sabihin ang kalahati niyan is 25 grams. So, gagamitan natin ng 8 liters of water. At ang 4 liters of water ay 12.5 grams. At ang 2 liters ay kailangan ng 6.25 grams. At ang 1 liter ay mga more than 3 grams, mga ka-Gracie. So, halimbawa, 1.5 liter ang ating gagamitin. Katulad nito, sa isang plastic bottle ng isang empty plastic bottle ng soft drinks. So, ang gagamitan natin ng halimbawa 3 in isa ang liter ay 3 grams, so mag-a-add lang tayo ng kalahati, so magiging 4.5 something ang 1.5 liter. So iyan. So mga ka-Gracie, nag-prepare lang ako ng 1.5 liter of water.
At ayan, sa 1.5 liter of water, kasi nga wala naman akong sukatan ng ano ng mga gram, so estimate lang ako. So we will just divide the 50 grams into 5 parts. Ayan, so kumuha lang ako ng kutsara, yung plastic na spoon, at so isang plastic na spoon, ayan ang kinuha ako na nasivin at inilagay sa 1.5 liter of water. So hindi ko lang nakuhanan ng video, Maha Gracie, ang paglagay ko sa spoon kasi nga hindi ko napindot, akala ko napindot. Ito na siya, Maha Gracie. So we will just mix well, no? Shake natin yung ano para mahalo siya. Yan, so namumuti yung water pag nilalagyan natin ng sieve-in. At hindi pa dito nagtatapos ang proseso niyan, Maha Gracie. So may kasunod pa na proseso ito. So ang next na process nito ay, ayan, kukuha tayo ng ating sprayer. So sa sprayer natin, maglalagay tayo ng tubig. So half ng sprayer, lagyan natin ng tubig. So kalahati na tubig. And then yung na pre-mix natin na sieve-in, ihalo natin dyan sa water. So pupunuin natin ang sprayer. Ayan, after that, so pwede na natin siyang gagamitin. So ayan, mag-i-spray na tayo, Maha Gracie. Ayan, nalo ko lang yung tubig at na-premix ko na. Ayan. So kailangan pag nag-i-spray tayo, kailangan makover lahat ng dahon. Kung kailangan lang na sa ilalim na part ng dahon na ilagyan din natin. So i-sprayan din natin siya. So habang ako nag-i-spray, so I will also give you some tips kung kailan ba dapat tayo mag-i-spray. So, huwag tayo mag-spray sa umaga, Maha Gracie, o sa tanghali. Kasi nga, especially pag mainit ang panahon, so huwag tayo mag-spray. So, kailan pag nag-spray tayo, mag-spray tayo sa hapon na. No, para, kasi pag nasa sa araw tayo mag-spray, tapos mainit ang panahon at ang sieve-in ay mainit din. So, may tendency na masusunog ang dahon ng ating mga mayana. So kung hindi tayo marunong maghalo ng sieve-in sa water, so baka masunog ang ating mga mayanas, Maha Gracie. So another tip sa pagpe-prepare ng sieve-in, so let's just be careful kasi nga ang sieve-in ay poisonous. So make sure na hindi mapupunta sa ating mga kamay ang sieve-in, at make sure din na kung pwede lang magagamit tayo ng gloves para hindi mapupunta sa ating kamay ang sieve-in. So kailangan after na mag-spray tayo, kailangan na maghugas talaga tayo ng ating mga kamay. So ang sieve-in ay hindi lang para sa mga mayana. So pwede rin natin gagamitin ito sa ating mga aglaonema, kasi nga ang mga mayanas at aglaonema ay lalapitin ng mga insekto. So kung natatakot kayo, Maha Gracie, na gumamit ng sieve-in dahil poisonous siya, so pwede rin tayo mag-prepare ng organic na insecticide. So next time gagawa ako ng organic insecticide at papakita ko sa inyo kung paano mag-prepare nito. So pwede natin itong gagamitin ang sieve-in sa kahit na anong plants, basta lalapitin ng mga insekto. So para na hindi kainin sila ng mga worms, kasi naingitlog sila sa ating mga plants. Ayan. So halimbawa hindi na ubos ang ating sieve-in sa sprayer, so kailangan na be careful tayo. Kailangan na itago natin yung mga naiwan, or para sure. So kailangan lang natin na ibuhos na lang natin yung natira, at tapos hugasan yung sprayer, kasi nga minsan na yung mga bata nilalaro yung mga sprayer natin kung hindi natin, halimbawa hindi natin naitabi. So baka paglaruan ng mga bata. So delikado, Maha Gracie. So kailan ba ulit tayo mag-i-spray? So pwede tayo mag-i-spray after 7 to 10 days. So pwede natin gawin ito sa ating mga plants, Maha Gracie. So to make sure na hindi siya lalapitin ng mga insekto. So I hope nakatulong ang video na ito sa inyo, Maha Gracie. Please don't forget to hit like, subscribe, and click the notification bell, and please comment down below.
So thanks again for watching. See you next time.